Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., gusto ko sanang umpisa ng sulat ko sa pamamagitan ng isang lumang-lumang kasabihan. Ito ay yung, "Don't judge the book by its cover." Malalaman nyo sa kwento ko kung bakit. Ako nga pala si Toti, laking Bulacan, pero ngayon ay nandito sa Maynila at dito na nakapangasawa at nakahanap ng bagong pamilya. Mahigit 20 ang edad ko ngayon, pero itong kwento ko ay umpisahan ko noong teenager pa lamang ako. Magsasaka ang mga magulang ko, Popoy at Bea, mula sa mga ninuno namin hanggang sa mga lolo at lola ko mismo, pati na nga sa mga magulang ko ay pagsasaka talaga ang kanilang naging hanap buhay. Nung magkaroon ako ng muwang, ang sabi ko sa sarili ko, ayokong lumaki at mamatay na lamang sa bukid habang maghapong nakabilad sa mainit na araw. Gusto kong maranasan yung buhay sa syudad. Gusto kong mabago ang takbo ng buhay ko. Popoy at Bea, kung tatanungin niyo ako, sobrang pinagsisisihan ko na ang pagkakaroon ng ganoong pangarap. Pero dahil nandito na lang rin ako, wala na nga akong magagawa kundi ang ituloy ang buhay na pinili ko para sa sarili ko. Ang buhay sa maganda pero magulo at maruming syudad ng Maynila. Dito na ba tayo, Kuya Mong? Oo, oh, basta yung sinabi ko sa'yo ha. Dapat dito malakas ang loob mo. Puso mga tao dito. Paglalambot-lambot ka, malalamangan ka. Sige Kuya, tatandaan ko yan. Tsaka yung usapan natin ha. Pag nalaman ng magulang mo na nandito ka, labas ako ha. Tinuruan lang kita kung paano pumunta dito. Hindi kita inaya. Oo Kuya, huwag kang magalala, di kita isasabit. Halika, sumama ka na sa akin, may papakilala ako sa'yo. Kuya Mong! Bin! Bago ang kasama ngayon ah. Oo, si Toti. Galing pang Bulacan yan. Ah, Alvin nga pala. Ikaw, Tol. Toti. Toti na lang. Ayos. Oh, ikaw na munang bahala dito sa bata ko, Alvin ah. Turuan mo kung paano dumiskarte dito. Bakit kuya? Yun na siya ditira? Oo, oh, naglaya sa kanila eh. Nako, yun ang malaking pagkakamali mo. May maayos sa tirahan ka na, naglayas ka pa. Turuan mo na lang. Dami pa sinasabi. Matututo din ang leksyon yan. Matibay ba sikmura nito? Wala siyang magagawa kundi magpatibay ng sikmura. Ginusto niya yan eh. O tara, tambay tayo sa may sinihan. Anong ginagawa natin dito? Ba't dito tayo nakatambay sa may sinihan? Idilayin sa tayong pagkain. Dito? Anong trabaho ba meron dito? Kanina pa tayo nakatayo eh. Bibenta tayo ng laman. Ha? Oh, ba't gulat-gulat ka? Hindi may inaasahan? Hindi eh. Kaso, itong pinakamadaling paraan para kumita dito eh. Wala na bang ibang paraan? Bakit? May alam ko pa ba? Ano pa ibang trabaho ang alam mo? Sige nga. Magsaka. Walang bukid dito, boy. Paano kung magsasaka? At saka, di ba kaya ka nga nag-lesa sa inyo kasi ayaw mo na ng buhay magsasaka? O pues, welcome sa buhay, Kalye. Dito, hindi pwede yung maarte. Lahat ng pwedeng pasukan, papasukan mo. Ang mainam naman doon, malaya ka na. Walang magulang na nagkokontrol sa'yo. Oy, Calvin! Mama Jing, musta?
Eto, ayos naman. Rumarampa lang kung saan saan. Ah. Mukhang may bagong putahe tayo dyan ah. Sino yung kasama mo? Bagong salta, Mama Jing. Ooh. Yan ba, Eme? Karanasan na? Ah, anong karanasan po? Nako, mukhang inosente ah. Galing probinsya, Mama Jing. Probinsya? Saan probinsya? Bulacan daw. Ah, eh hindi na masyadong inosente yan pag ganyan. Marami na rin namang patapon dyan sa lugar na yan. Saan ka ba sa Bulacan, iho? San Miguel po. Malapit sa Nueva Ecija. Ganun na nga po. Mukhang pogi ka naman. At sariwa. Kaso batang bata. Type mo, Mama Jing. Pwede ba? Pwede-pwede yan, di ba, Toti? Ano po bang gagawin? Aliga, dun tayo sa sine. Wala po akong pambayad eh. Ano ka ba? Akong bahala. Tara. Oh, ito pera mo. Galante ako ngayon. 200 ka sa akin. Nabigla ka pa sa ginawa ko sa iyo? Opo eh. Eh, ba't di ka pumalag? Natakot ako eh. Baka kung anong gawin niyo sa akin. Sus! Ang sabihin mo, nasarapan ka rin. Virgin ka pa, no? Ganun na nga po. Swerte ko naman pala. Nakadali ako ng birhen. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, dadagdagan ko yan para hindi ka naman lugi. Ano, Jing? Naghahasi ka na naman ng lagim? Hoy! Sir Consi, hindi ah. Ang totoo niya, nagpapakalat ako ng ligaya sa mundo ah. Sira ulo ka talaga. Sino kasama mo? Ngayon ko lang nakilala to, sir. Hindi ko alam kung taga saan. Hoy, bata. Ginalaw ka ba nitong bading na to? Grabe ka naman, sir. Ang bait-bait ko kaya. Umuwi ka na, ha? Huwag kang pangalat-kalat dito, kundi baka pati ikaw damputing ko. Opo. Bye, sir. Si Sir Consi yun. Parak, siya yung madalas nakatoka sa lugar na to. Buti, kilala ka niya po. Taga dito din kasi yan. Tsaka mabait naman niya kapag napapakiusapan. Ganun ba? Sige na. Bumalik ka na doon kay Calvin. Total naman may pera ka na. Hindi mo na po problemahin yung pangkain mo ngayong araw. Kita-kits na lang ulit. Pogi. Popoy at Bea, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung papaano kong nasikmura yung mga unang araw ko sa Maynila. Siguro nanaig na lamang yung pride ko na ayaw kong bumalik sa buhay namin sa Bulacan, sa pagsasaka. Ayokong isipin ng mga magulang ko na nagsisisi ako sa ginawa kong paglalayas. Sa Maynila, natuto akong pagkakitaan ang mura kong katawan. Literal, katawan ko ang naging puhunan ko. Katawan ko ang naging pangkalakal ko. Wala kasi akong ibang alam noong gawin. At dahil kailangan ko nga ng pera para maitawid ang gutom, ay tiniis ko ang ganong uri ng kalakalan. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga kakilala at natuto na rin akong pasukin ang iba't ibang klase ng trabaho gaya ng pagbabarker, pagtitinda, pagpepedicab, at paminsan-minsan nga, pandurukot. Noong nagkaroon ako ng sapat na pera ay kumuha ako ng isang maliit na kwartong paupahan. Masukal, madilim, masikip, malayong malayo kung ikukumpara sa maaliwalas at preskong bungalo namin sa San Miguel, Bulacan. Kaya ko naman sanang tiisin hanggat hindi pa nakakahanap ng mas maayos na matitirhan. Pero naging maalat ang pagkakataon
para sa akin. Tumal na yan ah. Paano kaya ako makakahanap ng lilipatan kung ganito? Ati! Oy, tol. Pwede sa mayosyo. Oh. Ba't naman dala? Magamit ko yan. Dala ko na lahat. Bakit? Uwi ka na sa inyo? Ako, uuwi sa amin. Hindi ko gagawin yun. No? Yan ano? Pinalayas ako sa tinitirhan ko eh. Yun lang. May alam ka ba? Kahit matutulugan lang. Total, maghapon naman ako dito sa kalye. Nay! Sa inyo, boy. Kahit sa sala, pwede na ako. Sa ulo? Magpapatawa ka ba? Kita mo naman yung bahay namin, di ba? Napakagulo. Saan ako matutulog dun? Itabing kalsada yun eh. Magpasok mo ng bahay, kwarto na kagad. Paano kaya yan? Wala pa naman akong panghulog sa bagong tirahan. Na, iskate muna tayo. Ano pa nga ba? Sige na, Mama Jing. Alam ko namang kating-kati ka rin eh. Kailangan ko lang ng pera ngayon. Hoy! Sino ka para pagsabihan ako na kating-kati? At saka, kung papatulman ako, sa iba na lang, no? Sawang-sawa na ako dyan sa kabuti mo. Grabe ka naman. Parang di mo ako pinagpantasyahan noon ah. Noon yon, nung bago ka pa lang. Eh ngayon, Diyos ko, hindi na, no? Gusto ko naman ng ibang putahe. Kailangan ko kasi ng panghulog sa bahay ngayon eh. Eh hindi ka ba naman kasi nagbabayad eh. Mapapalayas ka talaga. Pinalayas na kamo ko. Eh, baka may alam kang malilipatan, Mama Jing. Hindi naman ako maarte eh. Kahit saan pwede ako. Talaga? Kahit saan? Oo, kailangan ko lang talaga ng matutulugan. Halika, sumama ka. Bahay mo to, Mama Jing? Oo. Maganda pala bahay mo eh. Kaso ang layo pala. Minana ko pa to sa mga magulang ko. Ah, swerte mo naman. Maliit lang. Pero kahit papano, mas maayos kumpara sa ibang bahay, diba? Sigurado ka bang papayag ka na tumira muna ako dito? Eh kesa naman sa kalsada ka matulog, diba? Salamat talaga. Wala yun. At saka ayos na rin yun para may kasama ko dito. Mahirap din mag-isa ha. Wala ka bang pamilya? Alam mo, ang dami mong tanong. Bumalik ka na lang muna ng merienda natin sa labas. O ito pera. Sige. Ate, pabili ng 2 lugaw. Pabalot na lang. Psst, Pogi! Ako ba? Oo, ikaw nga. Nakita kita galing ka sa bahay ni Chong. Chong? Sinong Chong? Tanga, si Mama Jing. Chuhin ko yun. Ah, tito mo siya. Oo, teka, hulaan ko. Binayaran ka ni Chong, no? Gumagawa kayo ng kababalagan sa bahay niya, no? Hindi. Makikitira lang ako sa kanya kasi... Pinalayas ako sa tinitirhan ko eh. Sus! Kunwari ka pa. Huwag ka na mahiya. Kabisado na namin galawan ni Chong. Hindi na sikreto yan dito sa lugar namin. Um... ah, lema nga pala.
Huwag na huwag mong sasabihin kay Chong na kinausap kita, ha? Sige. Hoy! Lema! Bakit babagal-bagal mo? Lika na! Tulungan mo ako dito! Ay, tawag na pala ako ng nanay ko. Teka lang ha, tutulungan ko lang siya. Magtitinda pa kami sa simbahan. Sa simbahan? Madalas ako dun ah. Talaga? Ba't di kita nakikita dun? Anong ginagawa mo dun? Aha. Kung palagi kang nandun, madalas tayong magkikita. Deboto kasi ng simbahan niyang si mama ko. Eh bukod sa nagtitinda siya dun, walang pinalampas na misa yan. Perfect attendance yan. Talaga? Nakakatuwa naman. Lema! Naku, sige na, una na ako. Kita-kits na lang ulit. Sige. Popoy at Bea, mula sa pagiging customer, naging kaibigan ko nga si Mama Jing. Siya ang tumulong sa akin noong wala na akong matakbuhan o materhan man lamang. Doon ko rin nalaman ang totoong kwento ng buhay niya. Galing pala siya sa isang relihiyosong pamilya pero itinakwil siya dahil sa pagiging isang bakla. At hanggang ngayon ay nakatutok pa rin sa kanya ang mga mata nila. Isa na nga doon si Lema at ang nanay niyang si Aling Marilu, mga deboto ng simbahan. Noong panahon na yun, medyo naintindihan ko pa ang pamilya nila Lema, Popoy at Bea. Hindi pa kasi masyadong bukas noon ang mata ng mga tao sa third sex kung tawagin. Maski ako nga, medyo nangingilag pa sa mga kagaya ni Mama Jing. Nag-iba lang naman ang pananaw ko sa mga kagaya niya noong tinulungan niya ako ng walang hinihinging kapalit. Kalahati ng pagkatao ko noon ang panig pa rin kila Lema at Aling Marilu. Pero nag-iba ang lahat ng yun noong matuklasan ko ang sikretong itinatago ng pamilya nila. O, anong sabi mo? Umuho ka ba? Pinag-iisipan ko pa nga eh. Nako, kung ako sa'yo umuho ka na, sayang yun. Magbubugaw ka lang naman eh. Hindi naman ikaw yung mapapagod. Hindi pa ikaw yung magkakasala. Eh di ba kasalanan pa rin naman yung pambubugaw? At least hindi ko yung nagtitinda ng laman. Pag-isipan ko. Basta ka pala doon sa bago mong tirahan. Hindi ka ba pinapagod gabi-gabi ni Mama Jing? Hindi boy, bait nga niya eh. Tsaka, nalaman ko, tinakwil pala ng pamilya yun, no? Ah, oo. Kasi nga, bading. O, suke. Dito ka na bumili. Effective yan. Teka, si Aling Marilu yun, ha? Ha? Saglit lang, tol, ha? May titignan lang ako. Oh, sige. Balik ka, ha? Oo naman. Siguradong walang sabit yan. Aling Marilu? Kayo nga. Uy, ikaw pala. Ano nga ulit yung pangalan mo? Di ba, ikaw yung tropa ng anak kong si Lema? Opo, ako po si Toti. Ah. Ano po tong mga tinitinda ninyo? Pampalaglag? Psst, uy, huwag ka nga maingay dyan. Tama po ba ako? Oo na, pampalaglag yan. Kang maingay, baka may makarinig sa'yo. Ba't kayo nagtitinda niyan? Akala ko ba deboto kayo ng simbahan? Eh, di naman ako gumagamit ah. Nagtitinda lang ako. Kahit na, mali pa rin yung ginagawa nyo. Lalo na't dito pa kayo nagtitinda sa labas ng simbahan. Ang gusto mo, sa loob. Ang ibig kong sabihin, Aling Marilu, kayo pa naman tong walang palya sa pagdalo sa misa tapos ganyan naman pala pinaggagawa nyo. Sinusuportahan nyo yung pagpatay sa mga inosenteng sanggol. Teka, ba't ka ba nangingialam, ha? Ano ba kita? Lumayas ka nga dito. Malas ka sa negosyo ko eh. Alis! Hmm.
Sir, babae. Mura lang, sir. Ayaw ah. Ano hanap nyo, sir? Babae? Magkano budget? Sa akin ka nalang kumuha, sir. Ayaw mo, diwag. Anong oras na wala pa ako na ipapasok na customer? Kikita pa kaya ako dito? Kuya Mong, sigurado ka ba magkakapera ako dito? Oo, basta huwag ka lang hihinto dyan. Maaga pa naman eh, alas 11 pa lang oh. Ah, sir, ano hanap niyo sir? Bigyan mo ako ng bata. Sir Konsi? Huy, narinig mo ba ako? Sabi ko, bigyan mo ako ng bata. Ah, sige po. Ah, tara sir, sama ka sa akin. Ayos, kajakpat ka. Wala kang magbigay yan. Diba si Sir Konsi yan? Parak yan eh. Diba tayo mahuhuli? Ano ka ba? Regular customer dito yan. Hindi tayo lalaglag niyan. Ganun? Sige na. Ako nang bahala dito. Abang-abang ka lang dun sa labas. Sige. Game! Saan yung customer? Lema? Ano ginagawa mo dito? Dito, Lema. Sunod ka sa akin. Okay. Teka nga. Sandali. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ano to? Ba't ka nandito? Huwag mo sabihing... Nagbebenta ako ng laman. Nagpapaligaya ako ng mga nagbabayad na customer. Prostitute. Hindi ba ba malinaw yon? Ikaw papasok sa ganito? Eh di ba? Ang alam ko, madalas kayo sa simbahan eh. Ano to? Kayo pa yung unang-unang gumagawa ng kasalanan? Wow! Sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Eh di ba nga naging customer mo rin si Chong Jing? Kaya mo nga siya nakilala eh. At least ako hindi ako nagpapanggap na banal at nagsisimba. Eh kaya nga nagsisimba, di ba? Para mabawasan yung kasalanan. At saka, bakit ba masyado ka apektado? Eh hindi ka naman namin kaano-ano. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nambubugaw ka rin naman eh. Hindi ba kasalanan yan? Alam mo, Toti, saka mo na kami husgahan kapag ka malinis ka na at walang bahid. Wala kang karapatang manghusga kasi ikaw mismo marumi ka rin naman. Opo, at Bea, tawagin niyo na nga akong ignorante. Pero hindi talaga ako makapaniwala sa lahat ng mga natuklasan ko. Hindi ko lubos maisip na meron palang mga taong tahasan at sinasadyang magkasala kahit na itinuturing nila ang mga sarili nilang makadiyos. Sa mata ng tao, palasimba sila, oo, relihiyoso, malinis. Pero sa likod ng lahat ng yun, ay may napakadilim na sikreto na Diyos lang ang nakakaalam. Nasaksihan ko ang buhay na halimbawa ng mga taong kung tawagin nga ay yung banal na aso. Hindi ako nagmamalinis, Popoy at Bea. Hindi ko sinasabing wala akong bahid ng pagkakamali at kasalanan dahil simulat sa pool pa lang. Alam kong kasalanan na nga ang nagdala sa akin dito sa Maynila. Oo, kasalanan ang pagsuway sa mga magulang ko. Doon pa lang, talo na ako. Paano pa kaya kung isasama pa natin lahat ng kasalanang natutunan ko sa paglipas ng panahon? Siguro sasabihin ninyong wala rin akong pagkakaiba sa mga tao sa kwento ko. Pero ang depensa ko naman, at least ako, hindi ako nagpapanggap na malinis. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Banal na aso. Opo, at Bea, dahil nga sa mga natuklasan ko ay pinili kong dumistansya muna sa mga tao sa paligid ko. Naghahanap buhay na lamang akong mag-isa. Itinigil pansamantala ang mga maling gawain na nakasanayan ko nga. Naging helper ako sa mga malaking tindahan at kung minsan naman ay pahinante sa mga delivery truck. Noon ko napag-isip-isip na may paraan naman pala para kumita ng malinis na pera.
magaling na lang ang malitang bigayan, pero sapat naman para makaraos sa araw-araw. Unti-unti ay nakapag-ipon ako at umalis na rin sa puder ni Mama Jing. Maliit pa rin yung kwartong nilipatan ko, pero magandang simula na yon para sa akin. Kahit mabagal ang proseso ay sinikap kong talikuran ang mga maling nakagawian ko. Alam kong hindi na mabubura yung maruming nakaraan ko, pero utang ko pa rin sa sarili ko ang magsimula ng panibago at gusto kong umpisahan ang pagbabagong yun habang maaga pa. Ayun, saktong-sakto. Pwede na ako magbayad ng utang kay Mama Jing. Ba! Mukhang malakas ka kumubra ngayon ah. Oo boy, umabsent yung isa kong kasamahan nung nakaraan eh. Ako muna pumalit. O di ayos, may pera ka na. Oo, mapapalitan ko na yung nahiram ko kay Mama Jing. Pinautang niya kasi ko ng panghulog sa bago kong boarding house eh. Talaga? Bait naman pala yung baklang yun eh. Oo kaya, naku, kung alam mo lang, nakakaawa din yung buhay nun. Kasi mag-isa na lang siya. Oy naman pala eh. Dapat di mo na lang iniwan. Eh hindi rin naman pwedeng habang buhay na lang ako nakaasa sa kanya. Bagay. Sige na, iwan na muna kita. Puntahan ko lang si Mama Jing. Gige, ingat tol. Tao po. Mama Jing? Si Totito? Tao po. Aba, ayaw sumagot ah. Buksan ko na nga lang. Mama Jing? Alam ko nandyan ka. Nasa labas yung janelas mo eh. Mama Jing? Nasa kwarto siguro yun. Puntahan ko na nga. Mama Jing? Ano nangyayari sa inyo? Mama Jing? Tulungan mo ako. Teka, hahanap ako ng sasakyan. Itatakbo kita sa center. Mama Jing? Mama Jing, kapit ka lang ha. Darating na yung mga tutulong sa atin. Boy! Oy, Bin. Anyari kay Mama Jing? Nahirapan nga huminga eh. Kaya dinala ko dito sa center. Ano sabi ng nurse? Kailangan daw ng mga lab test. Teka, dumaan ka ba kay Lalema? Oo tol, kaso wala eh. Matigas talaga yung mag-ina. Ayaw tulungan si Mama Jing. Grabe naman sila. Sariling kamag-anak na titiis. Eh, tol, ikaw din naman, di ba? Iniwan mo nga yung pamilya mo sa Bulacan eh. Tss, ibang usapan yun. Teka, ikaw muna magbantay kay Mama Jing ah. Ba't saan pupunta? Susubukan kong kausapin sila Aling Marilu. Palagi mo makikinig sa'yo yun? Eh, di ko alam. Bahala na. Eh, mas mainam ng subukan. Kahit papano naman, kapatid niya pa rin si Mama Jing. Sana naman lumambot kahit papano yung puso niya. Diyos ko! Ako nga'y tigil-tigilan mo, Toti. Hindi ko tutulungan yung taong yan. Kapatid niyo po si Mama Jing. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Kapatid? Matagal na namin itinakwil yung bakalang yan. Parumi siyang tao. Sumisiping sa kapwa niya lalaki. Takdiri! Hindi naman po yata tama na itakwil niyo siya ng dahil lang dun. Wala ba kayong puso? Hahayaan niyo lang na maghirap yung kapatid niyo? Ba?
Eh sino ka ba para pangaralan ako, ha? Masyado ka nang pakialam meron sa buhay ng pamilya namin, ha? Hindi naman ho sa nangingialam, ha? Ang sa akin lang, matulungan niyo po sana si Mama Jing. Kailangan niya kayo, eh. Hay nako! Kahit gustuhin ko man, wala akong maitutulong. Kapos na rin kami. Kahit wala po kayong pera, pwede kayong lumapit sa DSWD o kaya sa mga charity. Mas mapapadali po kung kayo maglalakad ng mga ganun kasi kamag-anak niya kayo. Eh bakit hindi niyo ibenta yung bahay? Total naman, sa kanya ipinamanay ng nanay tatay namin. Aling Marilu, ganyan ba talaga katigas yung puso niyo? Sarili niyong kadugo, kayang-kaya niyong talikuran? Partida, araw-araw pa kayo sa simbahan niya, na? Hoy! Wag na wag mong pakikilaman ang pagsisimba ko. Palasimba lang kayo, Aling Marilu. Pero hindi nyo na isasabuhay yung mga natutunan nyo sa simbahan. Di kayo marunong magmahal. Dahil sarili nyo kapatid na gagawa nyo iwanan kung kailan kailangan niya kayo. At least kami, marunong kami tumawag sa Diyos. Di tulad ng kapatid ko na walang ibang ginawa kundi maghasik ng kababalaghan. At hindi rin kami kagaya mo na walang ibang ginawa kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Palagay ko nga hindi na magbabago isip nyo. Nakakalungkot lang, Aling Marilu. Kasi sa lahat ng tao, kayo yung inaasahan ko na malalapitan ko. Kasi bukod sa kadugo nyo si Mama Jing, kayo yung palasimba, malapit sa Diyos, banal. Pero mali pala ako. Kayo pa pala yung unang taong manghuhusga at tatalikod sa nangangailangan. Salamat na lang po. Dahil sa inyo, namulat yung mata ko sa katotohanan. Popoy at Bea, hindi ko nga nahinga ng tulong sila Aling Marilu. Kahit anong gawin kong pakiusap, hindi ko nagawang palambutin ang mga puso nila. Noon lang ako nakakita ng mga taong kagaya nila na sukdulan ang tigas ng puso para sa isang kadugo. Ako ang nasasaktan para kay Mama Jing sa tuwing narinig ko ang mga masasakit na salitang sinasabi nila Aling Marilu. Mula noon ay pinangako kong hinding-hindi na ulit ako lalapit sa kanila para humingi ng tulong. Habang walang nag-aalaga kay Mama Jing, eh ako na muna ang umaalalay sa kanya. Hindi naman masyadong malala ang naging kalagayan niya, pero hindi na sapat ang pera niya para sa mga hinihingi mga laboratory tests noon, lalo't naubos na nga ang laman ng wallet niya sa pagpili o sa pagbili ng mga gamot na inireseta ng doktor sa kanya. Kaya naman ang ginawa ko ay sinubukan kong humingi ng tulong sa ibang mga kakilala ko. Lahat ng pwede kong lapitan ay nilapitan ko, bukod lang sa pamilya nila Aling Marilu. Mama Jing, kain ka na muna. Eto. Lagay mo lang dyan. Kaya ko na. Sigurado kayo? Mm-mm. Sige, pag may kailangan kayo, tawagin nyo lang ako, ha? Oh, boy. Dyan ka pa pala. Kala ko alis ka na. Ha? Maya-maya konti. Mainit pa eh. Ah, sige. Yossi, gusto mo? Mamaya. Kumusta si Mama Jing? Ayun, kahit papano, nakakausap na. Pero nag-aalala pa rin ako eh. Kailangan pa niya yung mga laboratory daw para malaman kung ano talaga yung kondisyon niya. Tol, di kaya masyado ka nang nag-aabala dyan kay Mama Jing? Di mo naman kaano-ano yan eh. Eh, alangan namang iwanan ko pa to. Kita mo naman, tinalikuran na nga ng kamag-anak eh. Kawawa naman kung pati ako, iiwanan ko pa siya. Kaso, apektado na rin pati hanap buhay mo eh. Ilang araw ka na kaya hindi nagtatrabaho? Hayaan mo na. Mababawi ko rin naman yun. Excuse me. Dito ba yung bahay ni Sir Hermino? Mama Jing daw kung tawagin? Opo, dito nga po.
Sino po sila? Taga City Hall po ako. Nabalitaan kasi namin na kailangan daw niya ng tulong. Ay, sige po, pasok po kayo. Salamat. Paano niyo po nalaman yung tungkol kay Mama Jing? Eh, hindi naman po kami lumapit sa City Hall pa. Bale, anak po kasi ako nung pulis, si Sir Consi. Kung kilala nyo. Ah, anak pala kayo ni Sir Consi? Ganun nga po. Nabalitaan niya kasi yung nangyari kay Mama Jing. Tapos naikwento niya sa akin. Kaya ako na po yung nagkusang pumunta dito. Ang bait nyo naman pala, ma'am, kung ganun. Hindi naman. Ginagawa ko lang yung tungkulin ko. Ma'am, ano nga po palang pangalan nyo? Geraldine po. Kayo po si... Ako po si Calvin. Siya naman po si Toti. Sino po ang kamag-anak ng pasyente? Wala po yung mga kamag-anak niya dito eh. Bale, tinakwil na po kasi siya ng pamilya niya. Ganun ba? Kaano-ano niyo ho siya? Wala po. Kaibigan lang. Kayo pala yung mabait eh. Hindi niyo siya kaano-ano pero tinutulungan ninyo. Nako, tumatanaw lang po ako ng utang na loob. Malaki kasi na itulong sa akin yung si Mama Jing. Bale, meron po kasi tayong problema. Ano po yun? Dahil wala rito yung kamag-anak niya, hindi natin pwedeng papirmahan sa inyo yung mga papers niya para sa assistance na manggagaling sa City Hall. Ganun po ba? Pero huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong maghanap ng mga NGO na pwedeng tumulong sa kanya. Mas maluwag yung requirements nila doon kumpara sa amin. Nako, salamat naman po kung ganun. Wala pong anuman. Gusto ko rin po talagang makatulong. Siguro, malaki po sinasahod nyo dyan sa trabaho nyo, no? Kaya ganadong-ganado kayo? Nako, hindi po. Ang totoo po niyan, volunteer lang ako rito. Ganon? Sobrang liit lang ng sweldo namin. Kaya ako lang ho ginagawa to kasi gusto kong maging proud sa akin ng parents ko. Si Sir Consi? Mm-mm. Kilala kasi yun dito bilang matulungin na tao. Gusto ko lang maging kagaya niya. Nako, napaparami na yata ang kwento ko. Ganito na lang. Iiwan ko po sa inyo yung phone number ko. Pwede niyo akong i-text o tawagan. Dadalasan ko na rin po yung pagbisita dito kay Mama Jing. Lalo na kung may nahanap na akong NGO na pwedeng tumulong. Sige po. Napakalaking tulong. Salamat ng marami. Wala pong anuman. Ingat kayo, ma'am. Salamat po. At huwag sana kayong magsawang tulungan si Mama Jing. Mauna na po ako. Bye. Grabe. May anak palang maganda si Sir Consi, no? Uy, nais ka lang. Tulala ka dyan eh. Nagandahan ka rin kay Ma'am Geraldine, no? Napaisip ako eh. Napaisip? Parang ang layo ng ugali niya kay Sir Consi. Anong malayo? Mabait naman si Sir Consi ah. Oo nga, kaso, di ba regular customer ni Kuya Mong yun? Dun sa negosyo niyang pabugaw? Oo nga pala, no? Napapaisip lang ako. Alam kaya ni Ma'am Geraldine yung pinaggagawa ng tatay niya? Mukhang hindi. Yun nga din naisip ko eh. Kasi eh, parang ang alam niya sobrang bait ng tatay niya. Ang hindi niya lang alam may ginagawa siyang kababalaghan. Ano sabi mo? Gago ka ba? Gusto mong isalvage ako nun? Buti naman, iniisip mo pa yung sarili mo. Siyempre naman. Nga pala, sigurado ka bang hindi mo nalalapitan si Aling Marilu? Baka naman mapapayag mo kahit taga-pirma lang ng papel ni Mama Jing. Nako, di na lang, oy. Kung ano-ano masasakit na salita pa maririnig ko sa kanila. Sayang din yung tulong na manggagaling sa City Hall. Sa ngayon, tol. Mas gugustuhin ko na lang nahintayin yung sinasabi ni Ma'am Geraldine na tulong galing sa NGO kaysa lumapit sa Marilu na yun. Ganun ba talaga siya kalala? Oo.
Parang di nila kamag-anak si Mama Jean kung pagsalitaan nila ng masasama eh. Di nga ako makapaniwala eh. May mga kamag-anak palang ganun. Di ka na nga tutulungan, ilalaglag ka pa. Opo, Aunt Bea. Madalas, totoo yung sinasabi nila na kung sino pa nga ang hindi mo kadugo, eh sila pa yung tutulong sa'yo. Ganon ang nangyari kay Mama Jane. Ako, si Calvin at si Geraldine ang nag-aasikaso sa kanya habang nagpapagaling siya. Ang kaso nga lang habang naghihintay ng tulong ay lumala ang kondisyon ni Mama Jane hanggang sa kailanganin siyang ma-confine sa ospital. Ang sabi ng doktor, bumagsak ang resistensya niya dahil sa sobrang pagiinom, paninigarilyo at pagkain ng mga hindi masusustansyang pagkain. Nalason na ang mga internal organs niya. Lalong dumami ang mga bayarin at mas nahirapan kaming maghagilap ng tulong hanggang sa hindi na nga kinaya ni Mama Jing ang sakit at tuluyan nang bumigay ang katawan niya. Namatay si Mama Jing nang hindi man lang nakakahingi ng tulong sa mga kamag-anak niya. At ang malala pa, ipinagpipilitan nilang nakuha daw ni Mama Jing ang sakit na yon dahil sa pakikipagtalik niya sa kung sino-sinong lalaki. Sa kabilang banda naman, Popoy at Bea ay naging malapit kami ni Geraldine sa isa't isa. Sa sobrang bait niya ay hindi ko nga maiwasang humanga at magkagusto sa kanya. Dahil nga halos araw-araw ang pagbisita niya kay Mama Jing noon, ay naging madalas na rin ang pagkikita namin. Naging magaan ang loob namin sa isa't isa hanggang sa nagkaroon na nga ako ng lakas ng loob na ipahiwatig sa kanya ang nararamdaman ko. Hayan, okay na tong kandila ko. Sindihan mo na rin yung sayo. Sige. Para sa namayapang kaluluwa ni Mama Jing. Parang kinakabahan ka. Hindi ka sanay, no? Hindi sanay? Saan? Sa pagtitirik ng kandila. Kanina pa kasi kita tinitingnan eh. Parang pinapanood mo lang yung mga tao. Hindi mo alam yung gagawin. At saka parang ang lalim ng iniisip mo. Hindi kasi ako taong simbahan talaga eh. Nako, dapat dalas-dalasan mo na ang pagpunta sa simbahan. Alam ko, mabuti kang tao. Pero iba pa rin yung malapit ka sa Diyos. Pero kasi, karamihan naman ng mga nakikita ko mahilig magsimba. Alam mo na, sila pa yung... Hindi naman lahat. Mas marami pa rin yung isinasa puso talaga yung mga naririnig nila sa simbahan. Tingnan mo sila Mama at saka si Papa. Anong meron sa kanila? Si Mama, madalas ding magsimba yun. Ngayon, sinasamahan niya si Papa sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na yung mga nananakawan at saka yung may mga problema sa buhay. Pero si Papa talaga yung idol ko. Kung meron mang pulis na dapat tularan dito sa lugar natin, si Papa yun. Hindi siya nangungutong. Hindi siya nanlalamang ng kapwa. Kaya nga ako naging social worker eh. Kahit maliit lang yung sahod. Kasi gusto kong maging kagaya nila. Gusto kong ituloy yung ginagawa nila na pagtulong sa kapwa. Geraldine, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? Kahit minsan ba, hindi ka nagtaka kung bakit sobrang kabinang umuwi si Sir Consi? Hindi. Pulis siya eh.
Kaya natural lang na kailangan niyang mag-duty kahit gabi. Ah. Bakit mo na itanong? Ah, wala. Wala naman. Alam mo, gumagabi na rin. Mabuti pa, ipagdasal mo na lang si Mama Jing. Tapos, uwi na tayo. Ikaw ba? Tapos ka na? Oo, tapos na ako. Kanina pa. Ganun ba? Oo, sige. Hintayin mo na lang ako sa labas. Aba, mukhang marami ka yatang gustong sabihin kay Lord ah. Bibihira ako lang gawin to eh. Okay, mauna na ako sa labas para makapag-focus ka sa pagdadasal mo. Salamat, Geraldine. Alam niyo, Lord, tama si Geraldine. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo. Ang dami kong gustong itanong. Bakit ganun? Bakit? Ewan ko, parang ang labo. Ang daming lumalapit sa'yo. Halos gawing bahay itong simbahan mo. Pero sila pa yung numero unong gumagawa ng kasalanan sa'yo. Hindi ako nagmamalinis, Lord. Alam ko naman makasalanan din ako. Pero kasi, hindi naman ako nagkunwari na banal-banalan ako. Hindi ako nagpanggap na palasimba ako para lang masabing mabait akong tao. Yung pagiging mabait, sige, sa kanila na lang yun. Pero sana naman totoo. Alam mo, minsan, ayoko maniwala na totoo kay. Alam mo yun? Kasi kung oo, bakit mo inahayaan na babuwi nila yung pangalan mo? Itong bahay mo? Kung magiging kagaya lang ako nila, Aling Marilu, nila Lema, nila Sir Consi, huwag na lang, di ba? Di na lang ako magsisimba. Para saan pa kung ganun din naman. Ang gulo, Lord. Ang gulo sa totoo lang. Pero sana balang araw maliwanagan ako. Kasi ayokong bitawan yung katiting na paniniwala ako sa'yo. Pasensya ka na rin, pero sa ngayon, mas gugustuhin ko munang dumistansya sa'yo kaysa magaya ako sa iba. Napanay nga yung tabog sa'yo, bukang bibig yung pangalan mo. Diyos, Lord, Ama, Panginoon, lahat na lang. Pero ayaw naman talikuran yung mga maling ginagawa nila. Siguro ganito na lang. Bago ako magbalik dito, sa bahay mo, sisiguraduhin kong karapat-dapat muna ako na hindi ako kagaya ng mga taong kinamumuhian ko. Opoy at Bea, kitang-kita ko sa mga mata ni Geraldine kung gaano kataas ang paghanga niya sa tatay niyang si Sir Consi. Ang hindi niya lang alam ay marami rin akong nalalaman na pwedeng ikasira ng mataas na pagtingin niya sa sarili niyang ama. Ang kaso, hindi ko kayang ipagtapat sa kanya ang lahat ng yun. Hindi ko rin naman kayang itago na lamang yun sa kanya habang buhay. Kaya wala akong nagawa kundi ang layuan na lamang si Geraldine. Hindi ko itinloy ang plano kong paniligaw sa kanya. Sa halip, ay si Lema ang nakatuluyan ko. Hindi ko na ikikwento kung paano nangyari yun, Popoy at Bea. Hindi rin naman kasi nakaka-proud. Basta ang alam ko lang, sa halos araw-araw na nakikita ko si Lema, ay parang naging parte na lamang siya ng magulong buhay ko. At dahil nga walang direksyon ang buhay namin, ay nagkaroon kami ng anak
ng hindi inaasahan. At kinailangan namin iyong panindigan kahit wala naman talagang pagmamahalan na namuo sa pagitan naming dalawa. Ang gulo, hindi ba? Ang dami kong sinasabi. Ang dami kong reklamo. Pero hinayaan ko naman ang sarili ko na maging parte ng sistemang kinamumuhian ko. Siguro, ngayon, pwede nyo na rin akong tawaging banal na aso. Mapagkunwari, mapagpanggap. Hanggang dito na lamang po, Poet Bea. At pasensya na sa mga listeners ninyo kung walang magandang ending itong kwento ko. Pero hiling ko pa rin na sa huli, na sana ay makahanap pa rin tayong lahat ng kapayapaan sa tunay at nag-iisang Diyos. Lubos na gumagalang, Toti. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Banal na aso. Mga kapamilya, oras na natin. It's 33 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga po ano, ang si Toti na nagsabi. Hindi kagandahang ending ng kanyang kwento kung saan ang kanyang kinamumuhian. Ibig sabihin ho, mas matindi pa doon sa galit. Diba? Mas malalim sa galit yung nararamdaman niya. Kinamumuhian niyang buhay, yun pa rin yung pinasok niya. But of course, hindi ho natin naatakihin dito sa ating programa yung mga taong nakikita nating madalas na nagsisimba at meron tayong mga nakikita mga pagkakamali nila. No. Diba? I believe itong mga example ng karakter na napapaloob sa kwento ni Toti ay sumasalamin lamang sa, ako naniniwala, sa mangilan-ngilan pa rin, diba, na mga banal na aso, kung tawagin, Bea. Ito yung sige, dasal, parusa-rosaryo pa, pero pagdating ng pagkatinawag sila, diba, pagkatinawag sila para tumulong, para maglingkod sa kapwa, ay wala sila doon. Tinawag sila para magpatawad, hindi sila marunong noon. 'Di ba? Pero hingi ng hingi ng tawad yung ganyan. Siguro mangilan-ngilan 'yon dahil meron pa rin naman mga tao na pumupunta talaga sa simbahan na taintim at sinusubukan talaga nilang isabuhay, 'di ba, yung mga kagandahang turo, 'di ba, ng mga simbahan nga at bahay-sambahan na inyong kinabibilangan. Pakibukas sa mikropono, Bea. Ayan. Yeah. Ay, bukas, Makoy. Next. Kaya siguro marami nakikita si Toti ng mga ganong tao na ang sasama ng ugali, gumagawa ng kasalanan pero nasa simbahan. Kasi kaya sila nasa simbahan. Kasi ang dami nilang ginagawang kasalanan. Tapos alam mo yun, parang nagiging cycle na lang. Gagawa sila, hihingi ng tawad, pero gagawa ulit. Tapos balik na naman sa simbahan para humingi ng tawad. Pero tama no, sumasalamin nga yung kwento na ito Popoy, sa reality ng buhay. Actually, hindi natin kailangan pumunta doon sa kasagad-sagarang pagiging makasalanan. Yung mga, let's say, yung mga politiko nagnanakaw, whatsoever, yung mga ganyan. Kahit sa mga sarili natin, di ba? Yeah. Tingnan na lang natin yung mga sarili natin. Na, di ba, nakakagawa pa rin naman tayo ng kasalanan, pero pupunta rin tayo kay Lord, di ba? Magre-repent tayo, pero there will be days na gagawa na naman tayo ng hindi maganda. So, huwag na tayong lumayo. Sa atin na lang, mga kamarkada, ganun yeah. Tayo. And, sana. Sana, Bea, no? Ay, sorry. Sana lang rin, wag nating, kasi alam mo, ang pagkakakilala, syempre, ang pagpapakilala sa atin ng Diyos ay mabait, mapagpatawad, mauunawaan ka, di ba? Pero sana, alam nyo, wag tayong maging ano, dito sa story, wag tayong parang si Aling Marilu,
Diba? Si Aling Marilu, si Lema na walang puso sa kanilang kamag-anak. Pero sa tingin nila ay nauuto nila ang Diyos. Diba? Meron tayong minsang ugaling ganyan. Ay nako, alam mo yun, nasa bingit ka na, nagagawa ka na ng kasalanan. Whatever that kasalanan may be, malaki, maliit. Pero ay hindi, nagsimba na lang ako, hingi ako ng tawad sa kanya, patatawarin niya ako kasi mabait siya. Diba? Ganun minsan yung kaisipan ng ilan sa atin, ano? At ganun-ganun yung kaisipan itong si Aling Mariluna, talagang kasuklam-suklam din naman. Diba na, ay nako, kaya nga ako pumupunta ng simbahan para hindi ho utu-utu naman ng Diyos. Diba? If you keep on doing the same mistake, it's a sickness. Diba, it's a sickness that you have na kailangan mong gamutin. Diba, hindi naman pwedeng, matalino ang Diyos. Iisipin mo, mauuto mo siya, gagawin mo yung kasalanan ngayon, and then hingi ka ng tawad. Okay, sige, back to zero. Tapos feeling mo, tumalikod siya at hindi nakita yung ginawa mo, gumawa ka na ng kasalanan. Ay, sorry po ulit, nakagawa na naman po ako, nakapagbenta na naman ako ng gamot pampalaglag. Diba, yung mga ganyan, ganun kasi yung trabaho ni Aling Lerma. Ni Aling Marilu. Diba? Na, ano ba, hindi naman utu-utu ang Diyos. Oo, tama ka dyan. Kasi Popoy, di ba nga alam natin na ang Diyos mapagpatawad ganyan. Guilty tayo dyan. Guilty tayo dyan na every time na meron tayong nagagawa, sure na sure tayo na kapag lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad, mapapatawad tayo. At nagkakaroon tayo, low-key ha, hindi niya natin napapansin. Subconsciously, feeling natin nagkakaroon tayo ng lisensya to make mistakes again, disguise as tao lang ako eh. Alam mo yung ganon? Yan. Yung ginagamit na dahilan, tao lang ako, nagkakamali. Yes, totoo yun, tao lang tayo, nagkakamali. Pero kaya nga tayo hinahayaan ng Diyos to have freedom of choice. Para binigyan tayo ni Lord ng karapatan para gumawa ng desisyon na tayo mismo ang kumilos para sa mga buhay natin. Kasi meron akong nakausap last time, tinatanong niya, kung powerful naman pala si Lord, ganyan-ganyan, bakit niya tayo ginagawang makasalanan? Ba't niya tayo hinahayaang gumawa ng mga ganito? Ganyan, it's your free will. Ganyan, kasi nga, binigyan tayo ng free will. Ginawa niya tayo, yes. Pero binigyan tayo ng free will para kung ano man yung direction ng buhay na tatahakin natin, para magkaroon tayo ng freedom na piliin ano klaseng buhay yung gusto natin. And yun nga, kapag ka napupunta tayo sa alanganing sitwasyon, tayo rin mismo pipili, paano ba natin lulusutan ito? Gagawan ba natin sa mabuti o sa masamang paraan? Ganun yun. Ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Pero di ba meron ngang kasabihan, Jesus take the wheel, di ba? May kanta pa ngang ganun eh. O na ikaw ang manguna sa buhay ko. And that's something na masarap sabihin pero mahirap din gawin. Nang dahil sa ating very limited understanding, di ba, ng papaano nga ba patakbuhin yung buhay natin doon sa tama. Di ba? Totoo yung sinabi po ni Bea kanina na huwag nating gamiting lisensya na tao lang ako nagkakamali. I know meron ho tayo mga pagkakamali minsan na akala kasi talaga natin. Di ba alam mo naman sa sarili mo yon? Akala talaga natin, tama, pero mali ka. Di ba? Yung ganon, talagang hindi mo sinasadya yun. Pero kapag ka yung pagkakamali na alam mo naman, hindi mo pa nagagawa, alam mo ng mali, pero ginawa mo pa rin. Ibang usapan na yan. Diba, hindi ho ganun kababaw ang pangunawa naman ng Panginoon. Although, hindi ko sinasabi na hindi kayo patatawarin kapag ganyan. Sino ba naman si Popoy para naman parang ako naman yung karugtong nito, banal na aso, santong kabayo. Hindi naman ho ko santong kabayo. Wala ho ko lahing ganyan na kabayo. Diba, hindi. hindi. Pero wag nating sanayin yung mga sarili natin sa ganung kaugalian na paulit-ulit. And consciously, 'di ba, 100% alam mong mali pero tutuloy mo pa rin. Alam mo makakasakit ka, tuloy mo pa rin. Alam mong merong kamaapakang tao, tutuloy mo pa rin. And then you say sorry after, 'di ba? That's foolishness. That's hypocrisy.
'di ba? Mm. 'Yun yung nga, 'yun yung magandang ano, yung magandang tawag doon. Ngayon, pagdating naman dito kay kay Totino Popoya, ako aaminin ko, nalungkot ako doon sa, nagulat ako na nalungkot ako doon sa dulo na part. Kasi I thought he was there na. Andun na siya sa point na nagkakaroon na siya ng kaliwanagan. But then, nagulat ako na binitawan niya si Geraldine. And then, lalo ako nagulat sinabi niya, nakatuluyan niya si Lema. And nagkaroon pa sila ng anak and without love. And doon ako parang... Ayaw niya nga magkwento kasi parang walang kwenta kung bakit naging kami. Parang ganun eh. I mean, di ba? Parang sinabi niya lang na buo. Ayoko nang sermonan si Toti. Hindi naman niya kinwento. Marami sigurong nangyari whatsoever. Hmm. Kulang naman tayo sa impormasyon doon sa dulong part ng buhay niya. Pero Toti, now that you're aware na you're not in a very good position or situation, what are you gonna do about it? Sabi nga ng mga kamarkada natin dito, habang may buhay, may pag-asa. Habang aware ka na gumagawa ka ng kasalanan, siguro naman aware ka din when to stop. When to stop and when to make it right. Kaya yun sana, Toti, ang anuhin mo, no? Ang paglaanan mo ng lakas mo. Yung wag mo nang pagrabihin pa yung sitwasyon mo. Kasi aware naman na siya, Popoy, eh. Aware na siya kung nasan siyang lugar ngayon, kung anong sitwasyon niya. Wag na malinaw na kung ano yung tama at mali. Malinaw kasi, na malinaw. Kasi alam mo, Popoy, minsan yung mga tao, kapag ang may tendency na, okay, nakagawa na ako ng kasalanan, naumpisahan ko naman eh. Tara, tuloy-tuloy na natin. Ano yung mga ganong pag-uugali? Mm-hmm. It doesn't work that way. Kapag na nakagawa ka ng kasalanan, yung ginawa mo na kasalanan, hanggang dun lang yun. Yung susunod, hindi mo pwedeng idamay kasi yung susunod, you have a chance to make it right. You have a chance to change your life. Ganun dapat, hindi yung inumpisa na natin, okay, tuloy sagad na natin to, ganyan-ganyan. Tapos next, sa dulo na tayo mingi ng sorry. No, wag ganun. Okay? Kaya Toti, kung nanonood ka man ngayon, sana you stop na. Kung wag mo nang dagdagan yung mga maling mga desisyon mo, yung mga pagkakamali mo sa buhay, lalo na Popoy, may anak nang involved na I hope to God, my God, sana maging wag na siya, sana siya madamay, no? Oo, wag sanang madamay sa mga problema ng mga matatanda, sa mga issues ng mga matatanda. And at the same time, sana Toti, gawa mo ng paraan na bigyan ng magandang buhay itong batang ito. Please lang, Toti. Doon ka na lang mag-focus. And I think, wag na nating pansinin muna, Toti, yung mga ibang tao sa paligid natin. Wag na nating tingnan yung mga banal na aso na yan. Let's focus on ourselves muna on how we can make it right, on how we can make bawi sa Diyos and dito nga sa anak mo and sa buhay mo. Mm-hmm. Yeah. Alam mo, Toti, ano, if it's any consolation para sa'yo, sasabihin ko na yung sarili ko. Okay? Isa ring makasalanan tao, di ba, na gusto ring magbago, gustong maging mas maayos pa yung sitwasyon sa buhay. Toti, di ba, sabay tayo para mag-biyahe tayo. Lalo na't alam na natin kung ano talaga yung tama at kung mali. Alam mo, bilib nga ako sa'yo, kaya Toti, kasi nagkaroon ka ng concern, lalo na doon sa pag-aalaga niya nga kay Mama Jing. Di ba? Na hindi niya kakilala. Hindi niya kadugo, inaruga siya. Pero bago nangyari ang lahat ng yun, di ba ikaw ay napagsamantalahan din niya Mama Jing? Habang tinutulungan mo ba siya, Toti, iniisip mo yung sabihin na nating pag-take advantage niya sa'yo nung bagong salta ka pa lang dito sa Maynila? No. Di ba hindi? Kaya nga hanggang dulo, hanggang sa siya ay nananahimik na, ay ipinagdarasal mo pa rin ang kanyang kaluluwa. Because you fully understand na malinis yung kalooban mo at naging totoo yung pakikisama at pakikipagkaibigan mo doon sa tao. Regardless kung ano pa yung masamang unang nangyari sa inyo. Sa unang encuentro nyo pa lang, meron na siyang masamang nagawa sa'yo. Tama? Pero alam mo, for a fact na pinatawad mo na siya. 'Di ba? Doon sa nangyaring 'yon. Sana ito na nga rin yung pagpapatawad na 'yan. Sana 'yan naman ang hingin mo
doon sa pamilyang iniwanan mo kasi parang nawala na sila sa eksena. Sabi mo, siguro dahil sa pride, kaya hindi ka pa rin bumabalik sa inyong probinsya. Toti, kung saan-saan trabaho ka na napunta, nababoy na yung katawan mo, nakilala mo na ang mga taong nandito sa Maynila, hindi naman sa'yo pinagtatabuyan ka, mas nakilala mo na rin ang sarili mo sa kung ano ang kaya mong gawin, pero sana, 'di ba, ay mas nakilala mo kung gaano ka katatag, kamabuting loob, kabait na tao, 'di ba? Na feeling ko ay deserve naman ng pamilya mo. 'Di ba, yung presensya mo doon sa probinsya. Hindi ko sinasabing pero sayang yung panahon. Okay, sayang yung panahon na nakikipagmatigasan ka doon sa mga taong hindi ka naman inaaway in the first place. 'Di ba? Pumunta ka ng Maynila para mag-improve ang buhay mo. Hindi 'yon nangyari. 'Di ba? Sabi mo nga naging madilim, lalong lumala. Ayan, pero sana, 'di ba, ay ma-realize mo na yung kapakumbabaan loob, 'di ba, yung humility, 'di ba, ay maibalik natin dun sa pamilya natin. Kung gusto mo man bumalik ulit sa Maynila, wala naman ako nakikitang problema ron, pero ayusin mo muna yung para maayos mo yung buhay mo, ayusin mo yung maayos naman sanang pakikitungo sa mga magulang mo na nilayasan mo na lang basta sa probinsya. Maging maayos lang yung lahat. And I hope you find peace of mind. Ayan. At syempre, hindi ko naman gusto rin na magkahiwalay pa kayo ni Lema. Well, alam mo, kung hindi naman talaga kayo nagmamahalan, mahirap naman talaga yan. Tama yung sinabi ni Bea, no? Sana yung mga susunod na hakbang na gagawin mo sa buhay mo ay investment para sa mas magandang future na nung anak mo. Kung sa tingin mo yung sitwasyon na kinaroroonan mo na ngayon ay hindi maganda sa'yo, subukin mong ayusin yung sitwasyon mo. You've done it before. Diba, you've done it before. Diba na ikaw ay nagbenta ng laman. Yes, nagbenta ka ng laman nung una dahil aanga-anga ka pa, wala kang alam. Pero natutunan mo, pwede pala akong magkargador, pwede pala akong magpahinante, pwede pala akong magganito, meron naman palang malinis na paraan para kumita ng pera. Diba, don't let the situation change your character. You change your situation. Diba, you have the power to change your situation. Yan yung wag mong kalilimutan. Huwag yung sitwasyon ng hayaan mo na magdikta na hanggang dyan ka na lang. Diba? Magulo ang buhay dito sa Maynila, hanggang dyan na lang yun. Eh di wala nang yumaman dito sa Maynila. Wala nang umunlad dito sa Maynila. Diba? Kung maniniwala tayong lahat sa ganung mentality, pero kung sa tingin natin, mababago natin, maayos natin yung sitwasyon natin, I'm quite sure, sa 10 nakikinig, siguro meron mga 8 na magsasabing, oh nga no, kaya ko naman palang to take it the extra mile, 'di ba? Yung magagawa ko. At hindi ako makikinig sa mga at hindi ako magpapaapekto sa nakikita ko, sa mga naririnig ko, sa kasamaan ng mga taong ito, 'di ba? It's me. 'Di ba? I will change my situation. Sana 'yun yung ulit-ulitin mong sabihin sa sarili. Yes, dahil habang buhay ka pa, palaging may pag-asa. Okay? Palaging may chance to change your life. Anyway, Popoy, basta tayo ng mga comment. Oo. Mabilis lang. Oo. Saan ka ba nagbabasa? Sa YouTube? Facebook? Sa Facebook dito muna ako. Sa YouTube ako. Sa YouTube ako. Sabi ni Kevin Binuya, your life, your choice. Minsan din natin kailangan magkamali para matuto. Dapat matuto na tayo sa pagkakamali ng iba. Through observation lang actually. Oo, tama yun. Si John Michael Canaveral, na-realize mo na yung mga maling bagay na pwede mong baguhin sa buhay mo. Wait lang. Sige, ito na muna si Regina Bell. Sabi niya, compassion towards others is the key for us to have a fulfilled life. Tao tayo eh. We are built to make mistakes, to learn, and to grow. Hindi na para humanap ng mali sa kapwa o humusga ng ibang tao. Pero nanggigigil pa rin ako kay Aling Marilu. Yan ang sabi ni Regina Bell. Totoo yun?
Totoo yun. Hindi naman sa pagiging selfish natin, ano? Sometimes you just have to focus on changing ourselves, eh. Hindi naman yung ibang tao agad o ang gusto natin baguhin. Ikaw ang sama ng ugali mo. Hindi. Kaya siya ganun kasi mas masama ugali ko. Ganun yun. Ganun yung minsan. Ikaw ang taray mo lagi makatingin sa akin. Kasi ikaw ang taray mo rin makatingin sa kanya. Di ba may mga ganyan tayo? Correct. See, in a nutshell, sabi niya, the beauty of living is every second of your life is all your chance to improve yourself and be better. There's still hope for you, Toti. Seize the day. You? Meron ka pa dyan? Yan. Si Gail Enriquez sabi niya, change the way you think, Toti. Mas mabuti nang umuwi ka sa inyo para makaalis ka sa ganyang sitwasyon. Baguhin mo yung buhay mo, lalo na at may pamilya ka na. Ito, sabi pa ni Samantha Maria Clara, kapag hindi naman kayo kasali, pwede ka pang umayaw. Kaya lema, sa bata ka na lang magbigay ng oras mo. Hirap makisama sa taong hindi mo mahal, lalo na lalo na makisama ka lang, nakikisama ka lang dahil sa bata. Pwede ka namang sumuporta doon sa anak ninyo o di kaya dalhin mo ang anak mo, Toti, sa probinsya ninyo. Toti, hindi naman sa pag-aano ha, pero alam mo, Popoy, meron akong narinig na ganyang kwento. Nagkaanak sila without love. Tapos nadagdagan pa. And I don't understand how. Pero they, without love eh. So, hindi sa pinipigil lang kita magkaroon ng anak, Toti, no? Pero mahirap yung gumawa kayo ng bata dahil lang sa one night of lust and without love. Kaya I hope, isa muna, Toti, ha? Huwag mo na... Alam mo, sabi pa ni Sergio Gonzalez, Poy, wala ka bang joke dyan kay Toti? Bagsakan mo kami ng isa. Alam mo, wala akong joke na masasabi kaya Toti. Seryoso kasi itong kwento. Pero alam mo, Bean, sa isip-isip ko kanina, kaya rin na una-una sa pangalan pa lamang nila kaya sila nagkatuluyan. Diba? Toti and Geraldine, parang it doesn't fit. Diba? Pero yung Toti and Lema, parang may connection. Marami ka! Oo, may connection yung Toti and Lema. Sa part kasi nga, kasi nga, one, Toti, four, lima. Lema. Five, diba? Ang kasunod, five. Seryo, pumatol na naman ako sa hirit mo, ha? Ayan, Pero huwag mo nga sina-challenge itong si Popoy kasi hindi maganda yung nangyayari kapag ka... Kita mo, tignan mo. One, Toti, poor. Ayun, kaya sila naghihirap pa rin. Poor, at dahil five dyan, na kasunod, lema. Lema. Dahil dyan, pasalamatan poor na natin, Popoy, yung mga dramatista natin nagsipagana for today's video. At least yun, mas may kabuluhan na itopic natin sa ere, no? Sayo yung airtime, eh. Warly Aligaw, maraming salamat sa pagganap bilang Toti. Si Lema, ako po yan. Si Geraldine, Jamie Rubio. Si Calvin, Dan Capuchon. Si Mama Jing, Chan Palma, thank you so much. Jackie G, maraming salamat sa pagiging aling Marilu. Si Jag Tamat, si Hong Tayo dyan. At ang tumanggap po ng letter nitong si Toti ay si Warly Aligaw. At ang nag-ayos ng drama natin, si Choco Loco, maraming salamat. Salamat. Yun, worth it yun ng ating airtime, Popoy, no? Oh. Okay, pero it's a yes, sabi ni Sergio. Yay, kumpleto na ang weekend niya. Yun naman ang gusto natin, mga kumpleto ng weekend ng mga kamorkada natin. Titiisin ko ang kakornihan. Basta masaya tayong lahat dito sa Dear MOR. Diba? Paminsan-minsan lang naman po yan. Minsan nga lang nadadalas. Hayaan nyo na. Oo. At syempre, ang aming paalaala, ilan na nga ba tayo sa YouTube, Bea? Ay, sa Dear MOR podcast natin? The podcast natin, tayo ay nasa, huling balita ko, Makoy China, pa-confirm, tayo ay nasa 19 million and... Teka. Sine-check ni Makoy China. 19 million and...
Hindi ko alam kung naka, ano na ha, 19,200,000. 200. Oh, di ba? 800,000 na lang. Tayo ay 20,000,000 na kamarkada. Kaya assignment niyan, over the weekend, pakinggan yung mga lahat ng episodes, past episodes. Ang dami-dami niyan. For sure, meron dyan hindi nyo pa napapakinggan na super ganda. Kaya go, 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 sago na sa ating Dear MOR Podcast sa Spotify. At Popoy, utang na loob po. Ano? Ayon po sa aming statistics, ano? Kalahati lang dun sa mga nagsistream na yun ang nakafollow. Kaya ano ba naman, i-click nyo lang yung follow para updated kayo pag may bagong upload, diba? At saka, ang alam ko, pag finalo nyo yan, may mga episodes na masisave. Oo, para kahit on the go kayo, diba? Walang jinturn. Pwedeng isave. Oo. Kapag ka nasa, ano yan, pagka may wifi kayo, isave diba? Nyo. Tapos yung iba kasi babiyahe, Bea, diba? Sa Holy Week, baka uwi po kayong probinsya, mag-save na kayo sa inyong sa Spotify and then pakinggan nyo habang mobile kayo para hindi na sasagad yung data ninyo. Correct. Yung ganun. Kaya go, go, go sa go. Oh. At mag-iingat tayo yung mga jujuwi sa probinsya over the weekend. Ingat sa biyahe. Bakit mag-iingat daw? Hindi mo pa sabi mag-ingat kayo. Ba't may daw? Hindi. Pinapasabi dahil pinapasabi ni Makoy sa inyo. Special message para sa inyo. Ikaw pala daw. Palabasin si Makoy. Lumabas ka rito, Makoy. At nako, yung mga tahanan ninyo, utang na loob, bago umalis, i-check nyo maigi. Mag-double, triple check nyo yung mga saksakan. Actually, patayin nyo na lang yung ano, yung main switch para hindi rin tumatakbo, hindi rin nagraran yung kuryente habang wala kayo. And of course, ilock nyo yung mga ilalak, itago yung mga kailangang itago. Ayan, make sure na safe lahat, okay? Para isaraan lahat ng mga dapat isara, lalo na nga po yung mga bibig nyong palamura. Tapos sa biyahe na sa traffic. Careful. Yan. At syempre, nako, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Live pa rin tayo ha next week. Yes! Dito sa Dear MOR. Huwag po kayong ano, nagbibilin lang kami dito. Pero live na live tayo magkakasama-sama next week. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea Pahus. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, stay in love and stay happy.